Magandang hapon, Pilipinas. Ayan, it's a weekend dyan sa Pilipinas. Kumusta mga kalulisa sa bayan? Ako pala si Kaloroy ng baguonglipunan.com. Yan, kumusta? Ang pag-usapan natin ngayon mga kaloy sa ito yung... Okay, yung una natin nga di-discuss, ito yung tungkol doon kay Heart Evangelista. Diba, nag-expose si Miss Maharlika na may kabit daw itong si Heart. Dahil ba dito sa expose ni Miss Maharlika ay napaiyak itong si Heart Evangelista at nagbanta itong si Cheese mga kaloy. And pag-usapan din natin mga kaloy yung kay Sara Duterte, yung impeachment case. Okay? So, sino kaya ang nasa likod nito mga kaloy? Bakit nila i-impeach si Sara Duterte? So, yan yung bigyan natin ng reaction mga kaloy. Kaya, sagutin nyo ang ating live survey, okay, sa topic na ito. Ang ating live survey po ay, sagot na lang po, sino ang totoong nasa likod ng gustong i-impeach si Sara Duterte at bakit? Letter A, ang mga pinklawan? Or letter B, si Tom Baloslos o si Speaker Martin Romualdez. Sino sa tingin niyo mga kaloy? 93% ng ating viewers ngayon, okay, ay nagsabi na si Tom Baloslos. So bakit? I-explain niyo bakit si Tom Baloslos ang sinasabi niyo nasa likod ng impeachment laban kay Sara, mga kaloy. Shoutout kay Ralph Christian Lagrazon. Kapal nila dapat si Tom Baloslos ang ma-impeach. Ang may kakayahan kaya itong si Tom Baloslos na i-impeach kung sakaling siya talaga yung nasa likod nito? Ano sa tingin niyo mga kaloy? Yan, shoutout kay Hudson, Judson Corpus from Baguio. And kay Ram, sino pa mga nandito? Sino yung mga nauna dito? Ay, si Liz at saka si Josephine Takata. And kay Sol, yan, Sol Abuerne, sabi niya si Sara nakaharang sa pangarap ni Tom Baloslos maging presidente. Agree ba kayo mga kaloy kay Sol? Sino pa yung mga kandidato na sa tingin mo sa 2028 ay mahirapan si Tom Baloslos aside from Sara Duterte, di ba? Nandyan din si Rafi Tulfo, tatakbo daw. Sino pa yung mga tatakbo? I don't think so, si Lenny tatakbo pa. Parang, ano siya, irrelevant na siya eh. Si Vico Soto daw. Or si Mamba. Or si Magalong. Or si Bantag. Di ba? Maraming gusto ang taong bayan na tumakbo. Right? Sa 2028. Shoutout kay Marga M. Thank you for joining us. And sino pa? Kay Romantico Moon. Yan. Thank you for joining us again. And kay Orlando Nicolas. Sabi niya, shout out sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-like. Yan. Thank you, Orlando. Sabi naman ni Ram Rami, ang NPA kalaban ni Sara, si Renato Reyes, wala na sa kali, kaalyado na ng palasyo. Na-observe niyo rin ba yung mga kaloys na during the time of Duterte, okay, ay talagang maingay talaga mga dilawan. Pero ngayon, tahimik sila. Bakit? Eh, sa bagay, 73% ba naman ng inappoint ni Budul-Budul man ay mga dilawan tapos sabihin nila, unity? Come on. Pambubudul po yan sa uniteam. Kasi nga, dapat 70% sa uniteam, 30% lang si Dawan. Pero nabaliktad eh. Yun pala, ang asawa ni Kuting ay isang dilawan. At galing mismo sa bibig niya yun. Okay? Hindi chismis yun or fake news, galing mismo sa bibig ni Liza. Right? So, saan ba tayo mag-umpisa? Umpisa natin dito yung kay Miss Maharlika. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga kaloy, huwag niyong kalimutan ang Sendwave promo na kung saan ay pwede kayong manalo ng ticket pa uwi. Kay 20 po ang mananalo. So, ang gagawin niyo lang ay mag-send kayo at least $300 sa mahal niyo sa buhay sa Pilipinas. And makasali na po kayo sa raffle. And kung baguhan kayo sa Sendwave, gamitin nyo lang promo code na bagong lipunan para matanggap nyo $10 free credit sa unang padala. At hanggang September 8 lang po yung promo nung free na ticket pa uwi ng Pilipinas. And maraming salamat sa ating mahal na mga OFWs. So, dito mga kalois, nung 7 days ago, wait lang nga dito. Ayan. 7 days ago
ay nag-vlog ito si Miss Marlica. Ito mga kaloyso. Yan, sabi niya, heart, may ibang boylet. Diba? So, bakit na-vlog to ni Miss Marlica? Dahil na lang sa puting ahas. Okay, nagbigay siya ng information. And, yun na nga, ang point lang ni Miss Marlica na kaya blinag niya to is nagagamit daw yung pera ng bayan. Okay? Sa ginagastos ni Heart Evangelista. So, ibig sabihin nun ay galing kay Chis. Okay? Si Chis din ay alam na natin, diba? Sa matagal na sa politika. So, yung mga tao, okay? Lalo naman puting ahas, nagsasabi na kaya waldas ng waldas itong si Heart Evangelista eh dahil nga hindi nga pinaghirapan yung pera o galing sa kaban yung pera. Nako. So, yun lang concern ni Miss Marlica na wala naman siyang pakialam kung maglandian, okay? Or mag-ilang asawa or ilang kabit yung mga politiko, basta wag lang magamit yung kaban. Okay? Yung pera ng bayan. Kaya lang mga kaloys, mahirap yun eh. Okay? Malaki ang probability talaga na gagamitin talaga nila yung pera ng ano ng mga taong bayan, right? At alam naman natin na karamihan sa mga politiko ngayon ay talagang walang malasakit, 'di ba? Pang-sarili muna ang inuuna. Right? So wala na silang puso para sa bayan. Kung saan sila makinabang, pwede silang magmalimbing para makakuha lang ng generous pork barrel, 'di ba? So dahil sa expose ni Miss Marlica na to, balikan natin kung sino yung tinutukoy niya na boylet. Kasi picture lang at pangalan. So dito mga kalois, tininan ko kung sino ito. Okay? Kasi nga, ang politika ay puno ng Marites. Kung ayaw nyo sa Marites, matulog na lang po kayo. Okay? Sino yung tinutukoy ni Miss Marlica? Kasi nagpapakita lang siya ng picture, di ba? O yung sa screen niya. So, eto mga kalois. Ito yung tinutuko niya, si Edward Berthelot. Tama ba yung pag-pronounce ko mga kalois? Anyway, basta yan yung Instagram niya mga kalois. Tapos, isa nga siyang photographer. Right? So, hindi lang si Heart Evangelista ang pinipicturan niya. So, in Bisaya, siya po ay maniniyot. Okay? In Bisaya, photographer is maniniyot. Okay, so alam niyo na, ibig sabihin nun, maniniyot in Bisaya is photographer. So itong si Edward Maniniyot ay siyang sinabi na may karelasyon daw ni Heart Evangelista. So dito mga kalois, makikita mo na, ayan, si Heart. At hindi lang si Heart yung pinipicturan. Okay, nitong maniniyot na ito, maraming mga babae din. Okay? Pero naging close siguro to ni Heart, itong si Edward. Right? At kung makikita nyo mga kalois, malalaman nyo rin na ito palang si Maniniyot na Edward ay nakapunta na sa baluarte ni Cheese. Okay? So, nagpasalamat siya kay Heart at saka kay Cheese dahil nga doon sa pag-welcome sa kanya at pag-tour sa kanya. Okay? Pero ayon sa puting ahas ni Miss Marlica ay nag-live-in na raw itong si Edward at saka si Heart. Ano sa tingin niyo mga kalois? Sabi ni Romantic Moon, maniniyot. Yan, totoo po. Hindi po joke ha. Tanungin mo yung mga Bisaya. Kung ano yung photographer. Maniniyot po talaga. Okay? Hindi po joke. Hindi po yung joke. Okay? Nagkataon lang siguro na yun talaga. Okay? Maniniyot talaga ang photographer sa Bisaya. So, gusto niya rin maging maniniyot, mga kalois. Mag-invest muna kayo sa magandang camera. Sabi ni Joel Caracas, insecure si Tambaloslos kay VP Sara. Halata naman, di ba? Tapos, may pabeso-beso pa siya, di ba? So, dito muna tayo kay mga kalois? Kay Heart Evangelista. Sabi ni Liz, pogi and hot
ang Mr. Kodaker kaya bumigay si Heart Evangelista. Nako. So 7 days ago to mga kaloy, sa yung expose ni Miss Maharlika. Ngayon naman 3 days ago ay naglabas nga ng ano itong si Heart, right? Yan o, ang pamagat ng episode nila ni Heart at saka niyang asawa ay Adulting with Heart and Cheese, Love, Marriage, Friendship, and How to Deal with Heartbreak. Panoorin niyo mga kalois, hindi naman siya naiyak dahil dun sa kay ano, expose ni Miss Maharlika, pero bakit ito after nung expose ni Maharlika? Diba? 7 days ago, tapos after 4 days ay naglabas sila ng ganito. So pinanood ko mga kalois, o yung sa mga Marites din, siguro napanood nyo na to. Marami pong views, actually. It's 1 million, okay, 150,000 na po yung views. So, wala silang mention about dun kay ano, kay Miss Maharlika dun sa expose nila. Ang sinabi lang nila is yung kung ano sila. I mean, paano sila sa isa't isa, paano nila mag-react sa isa't isa. Tapos yung may mga ano pa sila, sinasabi ng mga advice. Okay, tapos may mga forgiveness. Okay, so ang ano kasi lang mga kaloy, pag yung sa discussion nila dito mga kaloy, sabi na pag nagkapali ay nag-ask ng forgiveness, 'di ba? So parating ganun mga kaloy. So mapaisip mo pa rin na ito kaya yung sinasabi ni Miss Maharlika na nagkagulo itong si Heart at saka si Cheese. At sabi ni Miss Maharlika, kaya daw bumalik si Heart kay Cheese kasi kailangan na ng pera. Okay? So, pero dito mga kaloy, hindi mo makikita talaga na affected sila or minention mo lang si Miss Maharlika. It's all about kung ano sila sa isa't isa. So, panoorin nyo mga kaloy. Sabi naman ni Liz, thinking po kay manager, may edad na kasi si Cheese. O, pinag-usapan din nila dun kung paano kung mauna si Cheese. Pero sabi ni Heart, hindi daw niya kaya nawala si Cheese. Okay? Nawala siya dyan. Kasi nga, kung ano man daw, kung ano mang mangyari, ay gusto ni Heart na nandyan pa rin yung family niya. Ano sa tingin niyo? Panoorin niyo mga kaloys. Maganda yung ano nila, yung discussion nila mga kaloys. And nasa sa inyo na yun kung paniwalaan nyo. Pero the fact na itong si Cheese ay isang politiko at ito ay isang artista. Okay? And yun na nga, ang point lang natin dito, wala naman tayong pakialam kung damihan yung asawa nila o kabit nila, ang importante lang ay hindi magamit yung pera ng taong bayan. Right? So panoorin nyo mga kaloys and mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo. So, bago tayo magpunta doon sa ating susunod na topic ay yung impeachment ni Sarah, huwag niyong kalimutan yung ating previous live discussion tungkol doon sa kay Tambaluslos again, di ba? Yung kitang gilas itong si Tambaluslos na hindi siya weak, kaya ayun, di ba? Pumunta doon sa area ng mga hoarders. Pero kung makita mo yun mga kaloys, yung mga may-ari ng mga bodega na yun, talagang kalma. Okay, yung parang napapangiti pa nga eh. Right? Sabi ni Mrs. TGIF, haha, akala ko ako lang ang nakapansin sa latest vlog ni Heart. Yun, kaya marami yung nanood. Okay, na ito na kaya yung rest back ni Heart. Kaya nanood sila. Kaya maraming nakimarites. Okay? So, going back dito mga kaloy, sa ating previous live discussion, naniniwala ba kayo na talaga itong si Tambaluslos ay talagang seryoso na labanan itong hoarders o talagang pakitang tao lang? Or parang trapo lang? At doon din mga kaloy, sa diniscuss din natin yung paglipat ni Sandro sa Partido Federal. So nagbingo si Maharlika kasi nga diniscuss na niya ito or inexpose niya ito weeks ago pa, okay, about plano ni Sandro at ni Kuting, di ba? Eh, ngayon na nga, nagkatotoo. So, bingo si Miss Maharlika at kanyang puting ahas. So, ano kaya ang reaction nito ng mga budol vloggers? So, panoorin niyo mga kalois and maraming salamat. Okay, balik na tayo dito. So, dito mga kalois, okay?
Gustong impeach itong si VP Sara ng Makabayan Block, okay, sa House of Representatives. Kasi nga daw dun sa ano, allegedly, okay, ginamit daw ni Sara ang 125 million na confidential funds without congressional authorization. So yun. So Makabayan Block. Diba alam naman natin, ang Makabayan Block ay Dilawan. So ngayong nailuklok na isang Marcos, na-realize natin na sobrang galit itong mga Dilawan sa Duterte kaysa sa Marcos. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Ayaw ng mga Dilawan ng isang Duterte, mas gustuhin pa nila na isang Marcos na budol ang mamuno. Right? So, dahil dyan mga kalois, ay nagbigay ng statement 21 hours ago itong si Sara. Mga kalois, di ba sabi ko sa inyo, okay, noon pa, na mag-ingat talaga itong si Sara. Kasi nga, siya yung threat sa posisyon ni Bongbong Marcos ngayon. Kung may mangyari man, kay Budol-Budol man, eh si Sara ang papalit. Maliligwak si Tambaluslos bilang House Speaker, for sure yan. At maliligwak din talaga si Mrs. President. Pero anyway, ito yung statement ni Sara, punta nila sa page niya. Pero dito mga kalois, sabi niya, sasagutin naman nila kung mayroon na talaga. Okay? Kasi allegation pa lang naman to. And sasagutin daw nila and yun nga, during sa budget hearing daw. Okay? Sabi niya dito, will all be answered once the probe is done and during the budget hearing. Okay? So yun lang yung ano niya. Kasi nga naman, binibintangan ba naman siya na ginamit, di ba? Yung 125 million. Pero ang sa akin lang mga kalois, 125 million is barya. Okay? Barya lang yan. Kumpara doon sa billion. Di ba yung expose ni Ms. Maharlika na yung Okada ay 3 billion, okay, pesos ang naibigay. Okay? Yun yung heavy luggage na ibigay kay Tambaluslos. Bakit itong Makabayan Block ay tahimik dito? So, bakit itong Makabayan Block ay ganito kay VP Sara? Hindi kaya may tao na nasa likod nitong Makabayan Block? Na talagang, generous pork barrel? O digamonize? Diba mga kalois? Sabi ni Belma, ngayon pa lang inalis na ni Tambaluslos sa daan niya si Sara. Kaya si Sara, yan ang katotohanan. Ayun. Alam mo mga kalois, masyado namang halata yung galawan, okay, ng kampo ni Tambaluslos. Makikita mo rin naman dun sa mga blogger ni Budol-Budol man na talagang tinitira nila si Sara. At, okay, pinapalakpakan si Tambaluslos, 'di ba? Yung hoarding, 'di ba? Talagang nagpapa-trending sila, 'di ba? Pero hindi naman nag-trending eh. Kasi ayaw ng taong bayan kay Tambaluslos. Alam nila na plastikan lang yung si Tambaluslos. Kaya mahalata niyo talaga na itong si Tambaluslos, okay? Ay meron talagang chance na tatabo sa 2028. At 'yun din ang sabi ng puting ahas si Ms. Marlica na si Tambaluslos sa 2028 at si Sandro after that. Sa 2034. Right? So, ayaw talaga yun lang umalis sa pwesto para tuloy-tuloy yung pangangamkam with the help of Maharlika Investment Fund para mailabas nilang pera sa ibang bansa. Right? So, anong gagawin dapat ni Sara? Pero bago dyan mga kalois, sagutin nyo muna yung aking katanungan sa ating live survey. Okay? I hope nakapag-vote na yung mga viewers natin. Ang katanungan ay sino ang toong nasa likod ng gustong impeach si Sara Duterte? At bakit 92% ng ating viewers nagsasabi na si Tambaluslos talaga? So anong sagot ko dito mga kalois? Ang sagot ko dito ay, sang-ayon ako sa inyo na malaki ang probability na si Tambaluslos ang nasa likod. Bakit? Diba sabi ko sa inyo, unang-una, si Sara talaga ang threat ngayon. Okay, kasi vice president siya, siyang threat kay BBM.
Okay, so alam niyan. Alam niya Tambulos-Los, alam niya ni Mrs. President. Pangalawa, kung ang plano nila sa 2028 ay si Tambulos-Los ang tatakbo at hindi si Sarah, di ba? So si Sarah talaga yung maging balaki din ni Tambulos-Los. Right? The fact na itong si Budol-Budol man ay talagang sobrang saya nung naging vice niya, si VP Sarah, kaya nabuo yung unit team, di ba? Kasi nga, without Sarah, eh walang mabudol si Bongbong Marcos ng mga DDS. Kaya ngayon, yung mga DDS ay talagang nagsigaw na nabudol din kami, di ba? Akala namin itutuloy yung kay Digong. Diba? So, dalawang grupo ang nabudol, mga kalois. So, bakit ko nasabi na malaking probability na itong si Tambulos na likod? Okay, mga kalois. Ito yung analysis ko. Nasa sa inyo na yon kung sasangayon kayo. Pero hindi ito fake news kasi analysis ko lang to at opinion. So, pag sabi niyong news, kayo po ang fake news. Okay? So, 2 months ago, okay, inanalyze na natin, okay, base dun sa article na ating nabasa, na itong si Tambulos-Los, okay, ay may company kung saan may naging contractor, okay, ng gobyerno sa infrastructures. Doon pa lang eh, at si Tambulos-Los may company na kontrata sa gobyerno, infrastructure. Eh di ba doon yung mga congressman kumukuha ng ano, di ba? Alam na. Di ba? Kickback. Pork barrel. So, dito sa video 391, hanapin nyo lang mga kalois. Okay, para malaman nyo kung paano ko inanalyze. Sinabi ni Ms. Maharlika na kung ikaw ay congressman, okay, at hindi ka sasang-ayon dun sa bill na gustong ipapasa ng kampo ni Tambulos-Los at ni Mrs. Muggs, ay talagang malaki ang kaltas sa iyong pork barrel. So, hindi siya maging generous. Okay? Allowance lang. Pero kung sasang-ayon ka sa anong gustong bill, okay, nila, ay maging generous pork barrel siya. Okay? So, ibig sabihin nun, konti lang ang kaltasin. Nag-gets niyo mga kalois? So, bakit ko nasabi na si Tambulos-Los malaking probability na siyang nasa likod ng Makabayan Block? Eh, alam mo naman, itong mga Makabayan Block, di ba? Mga mukhang pera din yan. Right? Mas napadali ang pork barrel sa time ni Budol-Budol man. Kasi wala ng Janet Lim Napoles na third party. Okay? Yung Janet Lim Napoles ay nasa loob na mismo ng Congress. So, sobrang bilis, okay, ng kickback. Okay, the fastest kickback talaga kasi nasa loob na, wala ng third party. At wala nang magtangkang, okay, bulabugin kagaya nung ginawa kay Janet Lim Napoles. Nag-gets niyo mga kalais? Kasi nga, takot na madigamonize o ma-persified kung sino mo yung magtangka. And dahil nga, bawat congressman may cut sila, kailangan nilang ilabas sa ibang bansa yung pera. So, kailangan nila yung Maharlika Investment Fund. Nag-gets niyo mga kalois? Diba? So, isang taon pa lang, ganito ang nangyayari. Right? Eh, hayaan niyo pa ba na mamayagpag sila hanggang 2028? With the help of smart magic? Nasa sa inyo na yon. Kayo talaga ang sisihin ng anak ng kapapuhan nyo. Because wala kayong ginawa, kayong matitino, wala kayong ginawa para labanan itong mga masasama. Right? So, yan mga kalois. Masyadong obvious na ngayon pa lang ay gigipitinan nila si Sarah. The fact na sinabi ni Sarah na si Tambulos-Los ay isang ambisyoso, and yun na nga, si Gloria ay nakutita ni Tambulos-Los. Kasi pag si Gloria ang naging speaker, hindi na siya maging number 2 most powerful si Tambulos-Los, di ba? Nag-gets niyo mga kaloy. So, gagawin talaga nila with the help of mga sindikato and pera na kung sino man ang babangga sa kanila, pwedeng madigamonize o ma-persified. Right? So, babangon ba talaga ang Pilipinas? I don't think so. Magbibingo ako dyan. Right? Sabi ni Rami, takot yan sila ni Sarah kapag matuloy ang EDSA 3 Plan B. Kaya inunahan na nila.
Alam niyo mga kalois, I hope Sarah would be like, ano, her father. Eh, di ba si Ferdinand E. Marcos ay talagang, ano talaga, strong. Eh, yung anak, eh weak, kabaliktaran. So, may nagsabi din sa akin na malaki talaga din ang ano daw, tampo nitong si Sarah sa kanyang ama. Pero I don't know, okay? May nag-message lang sa akin. Marami kasi nag-message sa akin mga kalois. Minsan, binabasa ko na lang pero hindi ako nag-reply. Diba? Kasi we don't know. Sabi ni Lilia Aldana, si Inday lagi kasi may lakas para talunin sila sa eleksyon. They will do everything they can to remain in power pero God is with Inday and the people in the Philippines. Few months ago mga kalois, in-advise ko na dahil nga si Sarah talaga ay susunod nila na titirahin, sabi ko, bakit ayaw nilang mag-resign ni Sarah sa Department of Education? Kasi nga, pwede rin gawan siya ng butas doon, di ba? At isa pa, ngayon pa lang, di ba, nagsimula na sila. Right? Kagaya nung ginawa ng time ni, sino ba yun, nung Nuy-Nuy, di ba? Yung si Binay, di ba? Kasi si Binay kasi yung VP. Tapos si Binay yung malakas na tatakbo sa 2016. Kaya, yun na nga, tinitira nila si Binay. Eh, nasaan ba si Binay ngayon? Anong nangyari sa kaso na yun? Right? Tapos, yun na nga, si Bong Revilla ay isa ring malakas kaya tinitira din nila. So, nakakalungkot ang ganitong style mga kalois kasi nga, ang mga politiko, they are not really for the future of the country but for themselves. Diba? Yung para nila paghandaan ang next na election. So, it's already a cycle. Okay? It's already a cycle. Maabutan yan ng anak ng kapwapuhan niyo. Kung wala kayong gagawin ngayon. Diba? Hindi ba kayo nasukang-suka sa ganyang culture? Tapos ngayon, sasabihin niyo, babangon ang Pilipinas? I don't think so. Hindi babangon ang Pilipinas, mga kalois. Baka mapag-iwanan na talaga tayo. Okay? Kung may third world, baka tayo na yung fourth world. Diba? Kasi nga, wala tayong ginagawa eh. Hinahayaan lang natin na ganito yung culture. Right? Sino ba naman yung tutulong sa mga mahirap? Ngayon, sinisisi pa yung mga mahirap. Bakit nagko-complain sila sa mahal na ano? Na bigas? Diba? Na wala daw kasalanan ang gobyerno, kundi yung mga businessman. Saan ka ba naman ng ganun? Ng mga utak, ng mga budol, ng mga vloggers, mga kalois. And sabi ko nga sa inyo, kayong mga OFWs, domino effect po. Kung anong nangyari sa Pilipinas, maranasan nyo rin ang kahirapan. Kasi nga, yung pera na pinapadala nyo ay hindi na talaga magkakasya. Right? So, ma-stress na naman kayo. Kung dati ay ganito lang pinapadala nyo, dadagdagan nyo na. So, magkano lang natira sa inyo? Kayo din nagsasuffer. In return, if you will not do anything now to influence yung mga mahal nyo sa buhay, tungkol sa mga nangyayari ngayon na dapat labanan itong mga budol ng mga politiko. Sabi ni Vivian, para kay Liza Fair at Tampaluslos, dapat ang presidente sa 2028 malaking hamok VP Sara sa kanila. Ewan ko, kung hayaan lang ni VP Sara na ganito-ganito, ay mas may gagawin pa sila. Right? Anyway mga kalois, maraming salamat ulit sa inyong time. Sana, okay, ay malagpasan ito ni VP Sara itong pagbibintang na ginamit niya yung 125 million, right? And, well, the fall of Sara, sino makinabang? Eh, di ba si Tambaluslos? Tutulungan kaya ni Tambaluslos at ni Lisa Smug, si Sara? I don't think so, right? So, again mga kalois, maraming salamat ulit sa inyong time and I hope to see you sa susunod na natin na live discussion and happy weekend everyone. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na parating nagpapalala na kung walang gagawin yung matitinong Pilipino laban sa mga abusadong Pilipino o yung mga budol ng Pilipino, mamamayagpag talaga yung mga budol ng mga Pilipino at matatamaan ang inyong kaapo-apuhan. Anyway, God bless everyone and yun nga, salamat again and see you sa sunod natin na live discussion. Thank you.